Morning. Today magtatanim tayo ng okra. This is from DA, galing sa Municipal Agriculture Office. Ito natin napili magtanim kasi nagbukay tayo dito and then nagtanim tayo ng kalabasa. Unfortunately, expired na yung buto ng kalabasa natin. So today, okra naman. So, ang spacing natin is approximately mga 1 meter, 1 meter by 1 meter, and this is mga 50 holes or more. So, simple lang, mag-asarol lang tayo. Well, na-asarol na yan dati, 2 weeks ago. So, bubungkalin na lang ulit natin. Tapin ko ulit. Yan, bubungkalin lang natin ganyan. Kung ibuntok-buntok lang natin, buwaghag konti. Yan. Yan, dahil bulati oh. Kaya mahirap mag-fertilizer eh. Kawawa. And then, lagyan natin ng dalawang buto. No? Dalawang piraso. Tapos, mga hanggang dito lang sa guhit ng daliri. Tusok lang ganyan. Kaiwalay. Tapos lagyan natin yung buto. Yan. Tapos tabunan. Press mo lang ng konti. Ayos na yun. So, papakita natin yung tinanim natin last week. Tumubo na. Meron tayo natanim dito ng mga siguro mga 80 na piraso kasi wali-wali. Depende lang kung saan may maganda-gandang spot, doon lang tayo nagtatanim. So, ito na yung tinanim natin last week. After 1 week, tumubo na yan, maganda. So, may tapak ng kalabaw, yari yung kalabaw na yan. Ayan. Ito may peste oh, na agat. So, ito yung obserbahan muna natin. As much as possible, hindi tayo magpe-pesticide. Pero kung kailangan, no choice. Well, meron naman tayong neem oil. And marami tayong pwedeng gamitin like chili. Tapos, pag lumaki ito ng konti, pag nagkaroon na siya ng dalawang totoong dahon, ikakal natin yung isa. So, matitira dyan, tag-iisang piraso na lang. Since almost 100% ang germination natin, baka yung susunod nating itatanim is tag-iisang piraso na lang. And then repeat na lang. Sayang yung buto eh. No? Ayan, marami. Tapos nandun pa yung iba. Dito. Isa, dalawa. Bakanti yung dalawa. Ulitin na lang yan. So, ganun lang magtanim ng okra. Next video, papakita ko yung mga basic maintenance. Latest updates nung tanim natin. So that's it. Thank you for watching. Bye-bye.